Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today. October 5. Number 1, Privileged Lady. Napakaganda, no? Number 1 card ninyo. Ayan. This is ano ha, this is luxury, Gemini, no? May pagkakataon kayo dito na ma-experience ninyo ang luxury. This is also about abundance and prosperity coming in, no? Sa buhay ninyo, kaya napakaganda rin na energy nito na finally, no? Ma-enjoy nyo din ang inyong financial comfort, kumbaga. Kasi meron na ditong prosperity and abundance na parating. This is a time for plenty. This is a time for bounty, kumbaga, pagdating sa finances, no? Main female, maaaring kayo to, Gemini, or maybe you are dealing with a female person, no? Another female, maaaring ganun. Mature woman, so maaaring si female na to is someone matured na, no? Maaaring boss ninyo to, maaaring kamag-anak ninyo to, auntie, maaaring mom ninyo, grandma, in-law, maaaring ganun, depende sa inyong situation that you are dealing with, no? Around this time. Yung pathway, ayan. So, maybe then, na yung financial comfort na to ni Privileged Lady, maaaring yun talaga yung path that you are walking towards ngayon. Maaaring yun talaga ang pinagsisikapan ninyo, pinaghihirapan ninyo, pinagtatrabahuan ninyo. You really want to experience prosperity and abundance into your life. Kaya maaaring yun talaga ang yun ang path na tinatahak ninyo sa ngayon. You're working so hard para na ma-experience ninyo ang financial comfort. Ma-experience ninyo ang bounty, no? Pagdating sa pera. So, maaaring ganun ang ganap. Maaari din na yun talaga ang pinapangarap ninyo, kaya yun ang ginagawa ninyo ng paraan, no? Maaari din dito na there's going to be some change happening pagdating sa inyong kaperahan, no? Talagang siguro in the past or recently, medyo tight ang budget ninyo, medyo always on a budget kayo, pero ngayon, ano, maybe you are heading towards prosperity talaga, no, Gemini? Kaya may enjoy ninyo dito ang inyong pera, may enjoy ninyo dito talaga yung luxury, no, Gemini? What else? We have Thief, yeah, mag-iingat kayo ha. Mag-iingat kayo sa ngayon sa inyong mga valuables, no? Mag-iingat kayo dyan sa mga naririnig ko plano, no? Maaring may mga plano kayo dito, Gemini, na wag ninyong i-share yan sa iba muna until simulan na talaga ninyo ang plano. Nang sa gayon, hindi kayo masabotage ng iba. Nang sa gayon, hindi kayo maunahan ng iba, no? Doon sa mga pagkakwentuhan ninyo. Kaya keep it to yourself, keep it close to your heart muna kung ano man ang mga plano ninyo, okay? So, also, be careful with your material possessions naman, no? Material possessions, make sure na let's say, yung mga kaperahan ninyo, lagi ninyong minomonitor, savings ninyo, investments, mga ganon. Bahay ninyo, always make sure na laging naka-lock kung walang tao. Or even if you're inside, you know, make sure na secured na silang lahat lagi. Okay? Alarm systems ninyo, make sure that you check it na it's working. Yung ganon. So, mag-iingat kayo. Okay? Be vigilant. Be observant din, no? Nang sa gayon, you are always on top of your game. Okay? We have community. Ayan. So, you are getting the support of your community all the time, no, Gemini? Maaring may mga sitwasyon kayo dito na kailangan ninyo ng suporta in any way ng mga tao sa paligid ninyo and makakaasa kayo. Huwag kayo mag-alala. Makakaasa kayo na nandyan sila para tulungan ka. Maaring yung mga kapitbahay mo din ito. Maaring mga katrabaho, mga kaibigan na kapag kailangan mo ng tulong, kapag kailangan mo ng assistance, no, isang tawag lang, isang text lang, message lang, nandyan agad sila. So, you can expect, no, your community to help you. Lagi silang nandyan, kaya you have nothing to worry about pagdating sa hihingian mo ng tulong. Okay? So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages po ninyo for October 5. Libra, paunang message ninyo, number 28, expectation. Ayan, so parang nagsiset kayo ngayon ng inyong expectations, ano? Maaring expectation ninyo yan sa situation ninyo sa ngayon, kung ano man yan, or for yourself, no? Expectation ninyo sa sarili ninyo pagdating saan? Sa relationship, sa trabaho, sa negosyo ninyo, sa mga endeavor na ginagawa ninyo, maaring ganun. Unexpected income, Libra, you are welcoming money dito. Financial gain, may money coming in, unexpected income, no? Hindi niyo to ano, hindi parang hindi ito ano, hindi niyo ito kaparte sa trabaho niyo, sa regular job niyo or sa negosyo niyo. Ano to, parang seasonal na trabaho or maaring racket, ano? May biglang racket na dumating sa inyo, offer sa inyo, kaya naman ito. Magkakaroon kayo ng karagdagang kaperahan, Libra. So what else? We have official person. Maybe you're dealing with an official person, no? Maring official ng gobyerno ito that you are dealing with around this time, no? Maari din na may mga pag-uusap kayo happening with official person. Maari may mga kinukonsulta kayo dito sa official ng gobyerno, no? About siguro negosyo, about situations na maaring related sa inyong negosyo, maaring related sa property, sa bahay, maaring ganon, no? What else? We have mature man. Ayan. So, maybe karelasyon ninyo to, Libra, no? Maaring karelasyon ninyo to or maaring naliligaw ito sa inyo. And maybe may mga iniisip kayo ngayon na expectations ninyo with this person na maaring ini-evaluate ninyo ngayon kung ano na nga ba ang nangyayari doon sa mga ini-expect ninyo from this person, diba? So, maaring ganun din ang sitwasyon. Great fortune, holy! Nasa baba ng unexpected income si great fortune. So, talagang malakihang kaperahan ang maaring dumating sa inyo dito kasi great fortune ito, hindi lang good fortune, no? Talagang bonggang-bonggang swerte ang parating sa inyo dito, Libra, pagdating dito sa kaperahan, no? Maaring yung unexpected income na to, bonggang-bonggang pera itong parating sa inyo, no? Maari talaga na parang dito din kasi maaring pagtatrabahuan nyo yung pera na to, maari din naman na hindi. Maari din naman na windfall ito. Diba? Sa sobrang swerte ninyo, tumaya kayo siguro ng lottery, bumongga ang panalo. Maari din ganun ang sitwasyon, no? Depende sa inyong vibration din, Libra, no? Kaya maaring ganun din ang mangyari sa inyo, who knows, 'di ba? Malaking amount ang pera maaring dumating dito, that could be a windfall, that could be coming from opportunity talaga dito sa trabaho, sa negosyo, maaring ganun. So, maaring may malaki din kayong kliyente, 'di ba? Na biglang naghatid ng malaking negosyo sa inyo, malaking racket, malaking kaperahan, maaring ganun. Kaya bumonggang-bongga talaga ang pagdating ng inyong pera. May karagdagang kayamanan talaga kayo, as in malaking halaga, no? Ang maaring dumating sa inyo dito, Libra. So, iba't iba ang inyong sitwasyon, but definitely may swerte, no? May great fortune dito sa inyong horizon, Libra. Kaya take advantage of that energy, no? Tanggalin na, ha? Lahat ng hindi positibong kaisipan, hindi positibong thoughts, feelings, and emotions ninyo. Nang sa gayon, walang blockage ang great fortune sa pagpasok sa buhay ninyo, no? Imbitahin nyo na to si great fortune sa buhay ninyo, Libra. Tanggalin mo na yung mga negativity sa inyong katawan, negativity sa inyong energy field. Nang sa gayon, lumapit na si great fortune sa inyo. We have wealthy man. Ayan, daming taong involved dito sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring si wealthy man ang maghahatid ng opportunity sa inyo for unexpected income and for this great fortune. So, si wealthy man could be
could be a boss sa trabaho, maari na sa mataas din na posisyon yan sa kumpanyang pinatatrabahuan niya, maari din na isa naman siyang negosyante na talagang yayamanin na, maari very successful na din siya in terms of money, career, and finances, and sa negosyo niya, maari ganon. So maybe yung opportunity na to na unexpected income and yung malaking swerteng parating sa inyo could be galing din kay wealthy man. Now, maaring siya yung magbubukas ng pinto para dito sa swerteng ito na parating sa inyo. So, be on the lookout for that. So, good luck Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today. October 5, Aquarius. Wow, great fortune Aquarius. Napakalaking swerte, no? Ang parating sa inyo dito. Maaring ano yan, pangkaperahan, no? Maaring malaking swerte sa pera. Maaring panalo yan, windfall. Maaring malaking ano yan, chunk of money coming from your business. Maaring ganon. Maaring may magregalo sa inyo. Talaga, di ba? Maari din na inheritance yan, bonggang-bonggang inheritance, no? So, that could be a great amount of money din na parating sa inyo talaga, Aquarius. At yung swerte na to, that is not limited to just money, no? That's not limited to just finances department. Maari din na swerte din kayo at the same time sa relasyon ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya, no? Sa negosyo. It could be in all areas of life. Maaring ganun din ang sitwasyon dito, Aquarius. What else? We have thief. Mag-iingat din kayo, no? At the same time, sa swerteng papasok sa inyo, mag-iingat din kayo kasi maaring may mga low vibration people around you, no? Na alam mong nagbabantay lang kung kailan makapag-take advantage sa inyo, kung kailan makapangbudol, no? Kaya, be on the lookout for that, no? Lagi kayong alert, lagi kayong vigilant, no? For those people kasi, di ba? Kung alam nila na meron kang pera, kung alam nila na yayamanin ka, di ba? May mga taong nagbabantay lang ng kung anong makukuha nila sa ibang tao. May mga ganon. Kaya, always be vigilant and always make sure na yung mga valuables ninyo, tangible and non-tangible, you know, laging secured, laging safe, no? Aquarius, so, courtship, ayan. So, ang iba sa inyo dito, swerte din talaga sa panliligaw din, ano? Siswertehin din kayo sa inyong mga relationship, siswertehin din kayo sa pakikipagligawan, no? Maaring yung courtship na to, mag-progress into something serious, di ba? Maaring something serious na relationship. Maari din na you are dealing with a person din dito na letter C and letter M ang initials, no? Aquarius, maaring ganun din ang sitwasyon. So, we have main female. This could be you, Aquarius. This could be you, main female. And talagang siswertehen ka, no? Nasa energy field mo ngayon ang swerte, no? Aquarius, kaya take advantage of that. At you know what? Para yung great fortune na yan kumapit talaga sa inyong horizon, sa inyong energy field, ano Aquarius, make sure na alisin nyo sa sarili ninyo ang mga negativity, no? Make sure na tanggalin ninyo mga low vibration feelings and emotions, mga negative thoughts, no? Tanggalin ng lahat yan na nang sa gayon pumasok ang swerte talaga sa inyo. Dumikit talaga sa inyo yung great fortune na to. Kasi, di ba, yung mga negativity na yan, blockage yan eh. Nagiging barrier yan sa atin. Barrier between us and the blessings. And that could be a barrier between you and this great fortune. Kaya, kung alam ninyong may mga negativity kayo sa inyong pangangatawan, low vibration ng mga nararamdaman ninyo, nako, pataasin nyo na yan, tanggalin nyo na yan, palitan nyo yan ng positive mindset, palitan ninyo yan ng positive thoughts, palitan ninyo yan ng positivity, abundant and prosperous mindset lang ang dapat na nandyan sa inyo, nang sa gayon, mahatak ninyo yung great fortune na to, no? Kasi kahit claim tayo ng claim, ng swerte, ng great fortune na to, na magagandang bagay, kiniklaim natin ng kiniklaim, pero
kung ang katawan natin balot na balot din sa negativity, wala din, hindi rin didikit sa atin, hindi rin pupunta sa atin ang fortune na yan, hindi rin pupunta sa atin ang mga positive situations. Kaya we also have to be aware na hindi lang tayo mag-claim, but we also have to do something, no, na ma-attract natin talaga yung mga bagay na yan, yung mga pinapangarap natin, yung mga dreams natin, by unang-una positive mindset tayo. Positivity lang ang dapat na nararamdaman natin. Tanggalin na natin lahat ng mga negativity na yan, because that just serves as the barrier, no? Between us and our success, between us and our happiness, between us and prosperity and abundance, okay? Poverty, mawawala na yan. That is going to, ano, fade away from here on because of the great fortune energy, no? Yung swerte na yan, magliliwanag ang lahat. Tignan ninyo, kakulay nyo pa, oh. So, parang iyong-iyo talaga ito ngayon, Aquarius. Kaya, nako, gawin nyo na lang lahat para ma-attract ninyo si great fortune, okay? Yung poverty na to, maaaring ang iba sa inyo, this could be related to relationship. This could also be related to pangkaperahan, no? Maaring pagdating sa relationship, dahil meron tayong courtship card dito, maaring ang iba sa inyo, feeling ninyo nanlalamig na sa inyong person ninyo, maaring naghahanap kayo ng more attention, maaring hindi na kayo nabibigyan ng attention, maaring hindi na kayo nakakapag-spend ng quality time with your person, kaya maaring nag-iisip kayo ng medyo may pagdududa, no? So, maaring ganun ang nangyayari dito. But who knows, diba? Maaring busy lang siya, maaring hindi lang nagtatama ang oras ninyo, kaya walang quality time together, or might as well, you know, pag-isipan ninyo, baka kailangan ninyong mag-usap at i-discuss ang sitwasyon ninyo, diba? Nang malinawan ang inyong isipan para alam nyo what is happening, what is the real score between you and your person, no? Maari din ang poverty na to is about, lack of money, no? Maaring pangkaperahan talaga ang problema dito. But you know what? Kung ano man ang sitwasyon ninyo dito, kung ano man ang pagkulang sa pera sa ngayon, ano, mapapalitan na yan ng swerte, di ba? May papasok na breakthrough sa buhay ninyo, Aquarius. Kaya yung poverty na nararamdaman ninyo ngayon, that will change. That's not going to last forever. This situation is going to change, no? Kaya always expect for the best possible situation na mangyayari, no? Nang sa gayon yun talagang ma-attract ninyo, mabago agad ang sitwasyon ninyo dito sa poverty energy, no? What else? We have main male, ayan. Main male and main female. So, maaring yung person ninyo to at saka kayo, no? Maaring may pag-uusap talaga kayo na nasa gitna pa ninyo ang poverty. So, maaring may issue ang iba sa inyo dito pagdating naman sa inyong relationship, okay? Maaring kailangan ninyo dito ng balance, no? Sa relasyon. Para maibalik ninyo yung fire, yung passion between you and your person. So, you have to do something para magkausap kayo, maayos ninyo, ma-discuss ninyo ang inyong sitwasyon, no? So, para maging maayos ang lahat. So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.